Mag-aral na tayo. Hello! Ako ulit ito, si Teacher Jordan. At welcome sa aking klase sa Araling Panlipunan, Kasunduan sa Paris, noong ikasampu ng Desyembre, 1898. Treaty of Paris. Formal na isinuko ng Espanya sa Estados Unidos o Amerika ang pamamahala ng Pilipinas, Guam at Puerto Rico. Bayad pamahalaang Amerikano ng halagang $20 million bilang kabayaran sa mga nasirang ari-arian ng Espanya sa nasabing mga lugar. Walang kinatawan o representative ang mga Pilipino sa nasabing kasunduan. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Bretaña noong January 2, 1930. Convention between US and Great Britain. Nasasa dito ang paggawa ng 10 bagong linya ng paghahati sa hilagang Borneo sa ilalim ng Britanya at teritoryo ng Pilipinas. Nakasaad sa sunduang ito na ang Turtle Islands at Mang Sea ay kinikilala bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, kasunduan sa Washington. Washington noong November 7, 1900s. Treaty of Washington. Washington. Nasasaad dito na ang mga pulo o lands ng Sulu, Cebu, Cagayan de Tawi-Tawi ay saklaw ng teritoryo ng Pilipinas atas ng Pangulo bilang 1596 o Presidential Decree 1596. Nagsasaad ng ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nagtatakda para sa kanilang pamamahala at pangangasiwa. Nasasaad dito na ang Kalayaan Group of Islands, Kalayaan Group of Islands ay bahagi ng pambansang teritoryo ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong pinag-aagawang teritoryo o disputed territories sa pagitan ng mga bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam at China. Doktrinang pangkapuluan o archipelagic doctrine. Sa kasalukuyan, ang tinatangkilik natin ay ang doktrinang pangkapuluan na nagsasaad na ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuloang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at tubig na saklaw nito at ang mga tubig na nakapaligid sa pagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan. Maging anuman ang lapad at laki ng mga ito. Batay sa doktrinang ito, ang buong lawak na 48 kilometro mula
sa baybayin ang siyang bumubuo ng teritoryo ng Pilipinas. Hugis at anyo ng Pilipinas. Iba't iba ang hugis at hiwa-hiwalay ang mga pulo ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng humigit-kumulang 7,107 na pulo. Sukat, laki at lawak. Ang kabuuang sukat ng Pilipinas ay 300,000 square kilometers. May 1,851 kilometer or kilometro ang haba nito mula hilaga hanggang timog at umaabot naman sa 1,107 kilometers ang lawak mula sa kanluran pasilangan. Basahin ang bawat pahayag at isulat ang tamang sagot sa inyong notebook. Number 1. Alin sa mga sumusunod na kasunduan ang nagsasaad ng paggawa ng 10 bagong linya na naghahati sa hilagang Borneo sa ilalim ng Britanya at teritoryo ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris o Treaty of Paris. B. Kasunduan sa Washington o Washington Treaty. C. Atas ng Pangulo bilang 1596 o Presidential Decree 1596. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Bretaña o Convention between the United States and Great Britain. Number 2. Alin sa mga sumusunod na kasunduan ang formal na pagsuko ng pamamahala ng Espanya sa Pilipinas, Guam at Puerto Rico? A. Kasunduan sa Paris o Treaty of Paris. B. Kasunduan sa Washington o Washington Treaty. C. Atas ng Pangulo bilang 1596 o Presidential Decree 1596 o D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Bretaña o Convention between the United States and Great Britain. Number 3. Sa Treaty of Paris, nagbayad ang pamahalang Amerika ng halagang blank sa Espanya. A. $20 million. B. $40 million. C. $200 million. Or D. $400 million. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa teritoryo ng Pilipinas? A. Palau Island. B. Sibutu at Tawi-Tawi. C. Mangsi at Turtle Islands. D. Kalayaan Group of Islands. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea? A. Palau Island. B. Sibutu at Tawi-Tawi. C. Mangsi at Turtle Islands. O D. Kalayaan Group of Islands. Check your own answers. Ano tamang sagot sa number 1? Letter D. Ano ang tamang sagot sa number 2? Letter A. Sa number 3, ano ang tamang sagot? Letter A. Sa number 4, tamang sagot ay letter A. Palau Island.
hindi yan kasama sa teritoryo ng Pilipinas. Number 5, tamang sagot ay letter D. Salamat ng marami sa inyong pakikinig sa akin. See you next time. Paalam!